Kamusta po kayo mga kababayan? Para po makaiwas kayo sa mga scammer, sa mga illegal recruiter, at lalong-lalo na po doon sa mga manlulokong agency. Dapat po ay mag-apply kayo doon sa mga legit at licensed agencies diyan po sa atin sa Pilipinas kung naghahanap kayo ng trabaho papunta po dito sa Canada. Ano bang hirap para sa pangarap? Lahat may paraan at ating makakaya. Basta kay Leonce, kayo'y tutulungan. Ibabahagi ang nalalaman sa bawat video. Leonce! Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kababayan. Napakarami pong nagme-message sa akin sa ating Facebook page at nagko-comment po sa mga videos natin about po sa mga agency na po pwede nilang applyan papunta po dito sa Canada. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, pakipalo lang din po yung ating Facebook page. Ito po yun, Leon Say. I-search nyo lang po yan sa Facebook. Nag-a-upload din po tayo dyan ng mga videos patungkol po dito sa Canada. Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap na makapunta at makapagtrabaho po dito sa Canada. Isa po ako sa mapalad na nakapunta at nakapagtrabaho po dito. Pero kaakibat po ng mga pangarap natin na yon na makapunta dito sa Canada ay yung big risk sa pag-a-apply mga kababayan. Marami na rin po akong natanggap na message about sa mga ina-applyan nila papunta dito sa Canada. About doon sa mga scammer, sa mga illegal recruiter, at lalong-lalo na doon sa mga agency na ina-applyan po nila. Marami na pong mga kababayan nating Pilipino ang naloko ng mga agency na yan mga kababayan. Kaya sa video na ito mga kababayan, isi-share ko po sa inyo yung listahan ng mga agency, legit na mga agency na lisensyado po ng DMW para makasigurado kayo kung mag-a-apply po kayo ng trabaho papunta po dito sa Canada. Andito po tayo sa website ng Filipino.net mga kababayan. Isa po ito sa mga legit na website na maaari nyong bisitahin kung mag-a-apply kayo ng trabaho papunta po dito sa Canada. So dito, niready ko na yung listahan. Agency for Canada Jobs 2023. No placement fee. So ibig sabihin mga kababayan, kung mag-a-apply kayo ng trabaho papunta dito sa Canada, kahit sa ang agency po sa Pilipinas, dapat po wala po kayong babayarang placement fee. Maliwanag po yun mga kababayan. Sapagkat ang Canada ay nagpapatupad po ng no placement policy. Kung nag-apply po kayo sa isang agency dyan sa atin sa Pilipinas at sinisingil po kayo ng placement fee, maaari po na makipag-ugnayan muna kayo sa DMW para po makasigurado kayo mga kababayan. Dapat wala kayong babayarang placement fee. Kung siningil kayo, isumbong nyo po yan sa DMW. Okay po. So mga kababayan, andito po tayo. Papakita ko po sa inyo yung listahan ng mga agency na maaari nyong applyan papunta po dito sa Canada. So ito po yung mga agency mga kababayan na maaari nyo mong applyan, ano. So meron siyang 26 na agency. So iisa-isahin po natin yung mga kababayan, ano po. So nakalagay po dito POEA License Recruitment Agencies for Canada updated. As of 2023, the following is the list of recruitment agencies licensed by POEA. Yung POEA po, ito po yung dating, ang POEA po, ang tawag po ngayon ay Department of Migrant Workers or DMW to recruit Filipino workers for jobs in Canada. Nakalagay din po dito na note that we've only included agencies with valid licenses. So, ibig sabihin,
kung nag-apply kayo sa isang agency, mga kababayan, at hindi kayo sigurado, i-check nyo po muna sa website ng DMW kung ang in-apply nyong agency ay valid pa po yung license. So, ayun po, nakalagay po dito, mga kababayan, ano po. Verify the license of the agency you plan to submit your application using DMW, Migrant Workers, Department of Migrant Workers. So, unang-una sa listahan ay yung First Dynamic Personnel Resources. Nandito na po yung address nila, yung telephone number, yung email address po, yung website, official representative, yung status po nila, valid license. Nakalagay po dito, license validity. Ayan po. Pero makasisigurado po kayo para to make sure lang, i-verify nyo po yan sa DMW. Example, mga kababayan, ano po, kung gusto nyo mag-apply ng trabaho sa First Dynamic Personnel Resources, ay bisitahin nyo po yung kanilang website. I-click nyo lang po yung website na yan, mga kababayan, at lalabas na po doon yung mga job vacancies nila papunta po dito sa Canada. So, ganun lang po kasimple yun, mga kababayan. At doon po sa website nila, makikita nyo na rin po yung full details ng trabaho na gusto nyong applyan. So, second, 21st Century Manpower Resources. Andiyan na po lahat ng detalye, ano po, mga kababayan. AMI, Global Recruitment. Andrew Manpower Consulting. Number 5, Chartreuse Prime Recruitment Specialist. Correct me if I'm wrong sa pagbasa ko ng agency na to. EDI Staff Builders. PIL HR Manpower Development and Services Specialist Corporation. Finest Asia Resources Incorporated. Golden Horizon Placement Agencies. Industrial Personnel and Management Services. Ito po yung IPAMS. International Skill Development. Number 12 po, yung International Staffing Organization. JB International Manpower Services Corporation. JobLane International Manpower Services. JobsGlobal.com Employment Services. Lucerne International Manpower Services Corporation. Magsaysay Global Services. MEC, International Manpower Resources. Mercan, Canada Employment Philippines. New Life Opportunities Placement Agency. Oman PIL, International Manpower Development Corporation. Peridot International Resources. PILSTAR International Corporation. PSC, Primary Skills Incorporation. Number 25, Rice Manpower Services. Yung pinakahuli po, mga kababayan, ay yung Staff House International Resources Corporation. Ang kagandahan lang po dito sa mga agency na to, mga kababayan, kung mag-apply po kayo dito, sigurado po kayo na legit yung mga agency na to at lisensyado po ito ng DMW. Kung nag-apply po kayo ng trabaho papunta dito sa Canada at yung agency na in-applyan nyo ay wala po dito sa listahan na ito, mga kababayan, ay makasisigurado po o dapat po nyong i-verify yan sa DMW para po masigurado kayo, makaiwas po kayo na maloko or ma-scam ng mga illegal recruiter, mga kababayan. Ano po? At ilalagay ko po dito yung link ng website na to dito po sa description ng ating video, mga kababayan, para po madali nyong makita yung mga listahan ng mga agency, legit and licensed agencies na nag-hire ng mga Pilipino
semi-skilled at skilled workers papunta po dito sa Canada. Mahirap naman po talagang mag-apply ng trabaho kahit saan pong trabaho, mga kababayan, kahit hindi dito sa Canada. Kaya mas maganda kung mag-apply kayo dyan sa mga legit na agency na lisensyado po dyan sa atin sa Pilipinas. Kaya payo ko lang sa inyo, mga kababayan, kung mag-apply kayo ng trabaho papunta dito sa Canada at hindi kayo makahanap ng trabaho through direct hire, mag-agency na lang po kayo. Medyo mahirap pero worth it naman po. Ang importante, makapunta at makapagtrabaho po kayo dito sa Canada. So hanggang sa muli, mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan na i-like, i-share yung ating video. Pindutin niyo po yung notification bell para ma-notify po kayo kaagad sa mga susunod nating video. At huwag na huwag niyo po sana kalimutan, mag-subscribe po sana kayo dito sa ating YouTube channel. Muli po, salamat po. Basta tumutok ka lang, kaleo sa'y magtabang. Dito panalo, yan ay pangako para sa bawat Pilipino. Tumpari ng pangarap mo, lahat yan ay sipagan mo. Dito ay malalaman mo sa kanyang video, kaleo sa'y magtabang.